What's up mga kaibon? Welcome back dito sa ating YouTube channel. So for today's video mga kaibon, ay i-harvest na natin yung unang pale fallow natin dito sa ating ibunan. So yun yung pinakauna nating na-produce na pale fallow sa pag-aalaga natin ng African lovebirds. So dito siya nakalagay. So papakita ko sa inyo mamaya yung ating pale fallow. At pasensya na mga kaibon, ngayon lang tayo nakapag-vlog. Susulitin ko na rin yung mga holidays para makapag-video. At para masagot ko na rin yung mga katanungan ng mga kaibon natin, dahil medyo marami na nga nag-aabang ng vlogs natin. At medyo marami silang katanungan tungkol sa pag-hand feed at sa mga alagang African lovebirds nila na hindi nila alam kung anong gagawin. So mag-intro muna tayo, let's go! So yun nga mga kaibon, kukuhaan na natin yung unang pale fallow na na-produce natin dito sa ating aviary. So dito siya nakalagay. At mamaya sasabihin ko rin sa inyo kung paano kayo makakapag-produce ng pale fallow. Anong mga mutation ang kailangan ninyo para makapagpalabas ng pale fallow. So eto mga kaibon, kuha muna tayo ng upuan para makuha natin yung ating unang pale fallow. So ito yung tatay ng ating pale fallow. So yung nanay nasa loob dahil meron na ulit silang itlog. So silipin natin mga kaibon. Ayusin ko lang muna itong nalaglag na perch nila. So dito natin lalagay yung pale fallow natin. So i-harvest na natin itong pale fallow na to dahil nakikita natin na marunong na silang kumain mag-isa. At isa pa doon, may itlog na nga yung parents. So, papakita natin sa inyo mga kaibon. Sila mga kaibon. So, lumabas na yung isang anak. So, hindi siya visual, no? Ito mga kaibon, nilagyan ko ng flash. So, ito ang una nating pale fallow, mga kaibon. Yan. At ito, may itlog na ulit. Tatlo. So, very good ang ating parents na to. So, ito yung nanay. Yung kanina, yung una kong pinakita ay yung tatay. So, kuhanin na natin tong pale fallow. So, patayin ko muna yung video, mga kaibon, para makuha ko na yung ibon na to. So eto mga kaibon, yung ating pale fallow, nilagay na natin siya sa carrier cage para mas lalo nating makita kung gaano kaganda ang ibon na to. So eto mga kaibon, bagong baba pa lang, kitang kita nyo naman galing pa sa nest box. So binunot na natin sila sa kanilang nest box dahil nga yung nanay nila may itlog na. At isa pa, medyo marunong na rin naman na sila kumain. At bago ko sila ilagay sa flight cage mga kaibon, meron tayong nursery cage. Yan, itong nursery cage. Diyan muna natin sila ilalagay. Meron dyan mga nakalagay na possible split pale fallow. So, dyan natin sila isasama bago natin sila isama dito. So, hindi advisable na ilagay natin agad yung mga bagong kuha natin sa nest box na ibon. Di advisable na ilagay sila sa flight cage agad. Dahil yung mga nandun, matatagal na at mga malalakas ng kumain, matured na. So, hindi sila pwede doon dahil ito sila, nagpapalakas pa lang sila at mga bata pa sila. So, mamamatay lang sila doon mga kaibon dahil ang tendency niyan ay mabubuli lang sila ng mga kasama nila. So, ganyan sa wild mga kaibon, survival of the fittest lang yan. So, habang nandito sila sa atin, so gawin natin yung best natin para mabuhay sila. So, ilalagay natin sila sa nursery cage. Magpapalakas muna silang dalawa, kumain. So, itong pale fallow natin mga kaibon, pagmasdan nyo.
So normal na pale follow lang siya, hindi siya OPA pale. Dahil ang parents niya ay back-to-back split pale follow lang na green. Yan. So, tingnan niyo mga kaibo, napakaganda. Kuha tayo pang thumbnail mga kaibon. So yun mga kaibon, nakita nyo na ang ating pale follow. Ayan, ayan silang dalawa. So sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga parents nilang dalawa. So yung parents nila ay back to back sure split pale follow. So paano nga ba tayo nagkakaroon ng sure split pale follow? Ito ay kapag ang parents ng isang ibon ay isang pale follow at isang normal. So lahat ng anak nun ay sure split pale follow. So doon galing yung parents nitong dalawang ibon na to. So ano naman ang tawag sa anak ng dalawang back to back split pale follow? Ang anak ng dalawang back to back split pale follow ay possible split pale follow kahit na meron silang visual na kapatid. Meron kasi mga kaibon sa mga group ng African Lovebirds sa Facebook. Nakikita ko na yung mga post doon ay dine-declare nilang sure split pale follow na yung kapatid dahil meron ng visual na pale follow na kapatid. So mali yun mga kaibon dahil kapag back-to-back split pale follow ang ibon mo, meron 25% na chance na hindi kumarga yung split pale follow sa ibon na yon. So ang tawag dito sa ibon na to, yung hindi visual, ay possible split pale follow lang. So mapuprove lang natin yan na split pale follow kapag tines breed natin, pinares natin sa sure split pale follow tas naglabas ng pale follow yon, matatawag na natin tong sure split pale follow. So sana naintindihan nyo mga kaibon. So huwag kayo agad-agad magde-declare na sure split pale follow yung kapatid dahil nga meron siyang kapatid na visual. Ang percentage lang kasi na magiging split pale follow ang anak ng dalawang split pale follow ay 50%. Tapos ang 25% doon ay visual, 25% doon wala talagang karga. So normal. Kaya tinatawag talaga natin na possible split pale follow lang ang dalawang anak ng sure split pale follow. So ayun mga kaibon, sana nalinawan kayo at hindi kayo nalito, no? So ulit-ulitin niyo na lang yung video kung medyo nalilito kayo. Basta ang anak ng dalawang split pale follow ay isang maglalabas siya na visual pale, tapos 50% doon sa mga anak nila, 50% chance sa anak nila ay kakarga yung split pale follow. 25% naman na wala talagang karga. So ayun mga kaibon, sana malinaw na sa inyo yon. Huwag kayong bibili agad na, or huwag kayong maniniwala na porket merong kapatid na visual, eh sure na split na agad yung binibenta. Kailangan na sure dapat, kung i-declare nilang sure split pale follow, dapat isa sa parents ng ibon ay isang visual na pale follow. So eto mga kaibon, huling silip sa ating na-produce na pale follow. Yan. Titigan nyo ng mabuti. Dahil ilalagay na natin ito sa nursery cage. Yan, nag-aaway pa silang dalawa. Magkapatid sila pero away sila ng away. So ayun mga kaibon, ilalagay ko na sila doon sa ating nursery cage. So let's go. So ito na mga kaibon, lalagay ko na sila sa nursery cage. So, eto na sila mga kaibon. Ayan.
Ganda, mga kaibon. Ayos. Sa mga nagtatanong pala, mga kaibon, kung kailan ba dapat ihiwalay yung mga inakay. So, ayun nga, mga kaibon, ihiwalay ko. Sa akin, ang ginagawa ko sa aking aviary, hindi ako nagbibilang ng 2 months or kung ilang araw man. So, sa akin, tinitignan ko kung fit na ba silang ihiwalay. So, hindi ko sila iihiwalay kung hindi pa sila malakas kumain or hindi pa sila sanay tumuka mag-isa nang hindi na sila sinusubuan. So, may kita mo yan, ma-observe mo yan kung lagi kang nasa ibunan mo, gaya ko. So, tinitignan ko talaga kung kaya na nila, kung okay na ba yung lipad nila, may direction na ba. So, yung iba kasi mga kaibon, 2 months lang nililipat na agad. So, ako mga kaibon, hindi ko agad nililipat dahil baka nga mamatay lang, sayang naman yung paghihintay. At isa pa dyan mga kaibon, nitignan ko kung inaaway na sila ng magulang. So, hanggat hindi pa rin sila malakas kumain, so, hinahayaan ko lang muna. So, ngayon, nilipat ko na kasi malakas na silang kumain. At saka, isa pa, may itlog na yung magulang. So, buti naman, mabait yung magulang nila. Hindi sila inaaway kahit may itlog na. Pero, kailangan ko na talaga silang ilipat kasi malaki na sila. Para matuto na rin talaga silang mabuhay mag-isa. So, andun sila. So, sana ano, hindi natin yan mabenta, no? Kasi napakaganda unang pay follow natin yan. Pero parang kailangan ko siyang ibenta dahil mag-upgrade tayo dito sa ating ibon. So, pansin nyo rin naman, konti na lang yung mga ibon natin dyan dahil nag-out tayo dahil mag-upgrade tayo. Sa totoo lang, meron na tayong nakuhang ibon. Nandito siya at nandun yung isang pair. So, next vlog ko na siya ipapakita sa inyo, mga kaibon. Sa mga nagtatanong pala ng mga kaibon natin dyan, kung meron ba akong ina-out na ibon. So, meron akong ina-out na ibon dito, ipapakita ko sa inyo. So, eto yung ina-out nating ibon. So, yan. Kung magustuhan nyo yan, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook. Eto yung aking Facebook, ipapakita ko dyan sa screen. Yung Move Far Blue, Opa, at yung DDF Bio na Opa, Hen, bonded pair na dyan. Tapos itong Blue Opa Cock, at itong green opaline. Proven hen yan. So, ayan yung mga binibenta ko. So, kung interesado kayo dyan sa mga ibon na yan, i-PM nyo lang po ako sa aking Facebook. Yan, magaganda yan mga kaibon. Kung makikita nyo. Madidiin talaga ang kulay. Lalo na itong green opa natin. So, yun lang mga kaibon sa ating video ngayong araw. So, kung meron kayong katanungan, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section at sasagutin natin yan next vlog. So, hindi ko na kasi mahanap lahat ng mga tanong nyo dahil iba-ibang videos kayo nagko-comment. So, ang maganda nyan, dito na lang kayo mag-comment sa baba. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para ma-update kayo pag nag-upload na ako ng video. At sa mga gusto magpa-shoutout, i-comment nyo na lang din dyan sa comment section at isa-shoutout ko kayo sa ating next video. Ayun lang mga kaibon, maraming salamat sa pagsama sa ating video. Sana marami kayo natutunan kahit yung video lang natin ay tungkol sa ating pale follow. So ayun lang mga kaibon, ingat, God bless and peace.